Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Komisyon ng Audit na itigil ang flagging sa mga government transactions at pagsasapubliko ng mga report. Pahayag ito ng Pangulo matapos isapubliko ng COA na mayroong kakulangan ang DOH sa paggamit sa 67 billion pesos na pondo para sa pagtugon sa COVID-19. Ayon sa Pangulo, dahil sa ginagawa ng COA, agad na nababahiran at napagdududahan na mayroong korupsyon ang proyekto kahit na kulang lang naman sa pagsusumite ng mga dokumento. Stop that flagging. You make a report, do not flag. Do not publish it because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G, flagging. Hampas. Huwag naman sige kayo flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. You cannot, you know, this COVID-19 will never be won by the way you are also behaving. Ikinadidismaya ng Pangulo ang panay pag-flag ng COA sa iba't ibang mga government projects. Hindi anya dapat na magsagawa ng audit ang COA kapag ongoing pa ang isang proyekto. Kapag kasi anya na ilalabas sa media na may mga kaduda-dudang transaksyon, mistulang nagiging gospel truth na ito sa isipan ng publiko. So, you need to correct. Hindi naman kasi ito COA. If COA were the ones preparing the document, tapos we just implement, madali. Nandiyan na lahat ng gusto nila. Ito ngayon, yung may audit sila, yung preliminary audit nila, tapos mag-exit conference sila, at tapos i-release nila yan. Yung papel na yan, na preliminary audit, pag inilabas mo yan doon sa media, it becomes the gospel truth. So you are now faced with something like may suspicion agad. Hindi kumbinsido si Pangulong Duterte na ninakaw ang 67 billion pesos na COVID fund na inilaan ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, kapag sinabi ng COA na mayroong deficiencies o kakulangan ang DOH, hindi ito nangangahulugan na kinurakot na ang pondo, bagkos ay maaaring kulang lamang sa mga dokumento. Pag mag-ano ang COA, magsabi lang siya deficiency ng mga ganon-ganon. Hindi masabihin na deficiency na kininakaw mo yung pera. Deficiency is in producing the necessary documents to complete the story. Oh, well, imposible magnakaw ka ng 67.3. Many a government worker na who were placed in a bad light because paglabas nitong COA audit, ilagal itong mga deficiencies, kagaya itong 67.3, mga ganon. Ang labas niya sa mga tao, akala na wala. Nandyan yung pera. So, I don't know, but it would also run counter to public policy if you do not publish it. Just to inform the people of what is going on. But to the issue of whether the money has been stolen, that is pure. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na wala siyang balak na tanggapin ang resignation ni Health Secretary Francisco Duque. Ayon sa Pangulo, noon pa man, batid na niya na gusto na ni Duque na magbitiw sa pwesto. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya ito tatanggapin, lalo't wala namang ginagawang masama ang kalihim.
alam ko gusto mo nang mag-resign, pero alam mo rin na tatanggihan kita. Ngayon, noon, you have attempted to resign twice. I expect you to say something to me up this way, mag-resign ka. Sabihin ko sa iyo, hindi. Wala ka namang ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Kung hanapin nila dyan, kung mayroon silang makita, in the end, if you find that there is mga nawala dyan, mga 500 pesos, eh di magdemanda kayo, punta ng Supreme Court. The Supreme Court will be a fair arbiter of things. Sinabi naman ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na kalahati sa 67 billion COVID fund na na-flag ng COA ay na-resolve o naayos na ngayon ng DOH. Matatanda ang nabalot na rin ng kontrobersiya si Duque nang questionin sa Senate hearing ang mga overpriced na pagbili ng mga personal protective equipment na ginamit ng mga healthcare workers sa pagtugon sa pandemya sa COVID-19. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-usisa.